The Amazing Barney. Try IAM Worldwide Barley for the entire family. Amazing Pure Barley Powder, Amazing Barley Capsules, and Amazing Choco Barley for Kids. Let this be the start of your healthy living. Hello, everyone! Amazing morning! Hi! Ayan, lumabas na ba ako sa mga screen ninyo? Ayan! Okay na. Amazing morning! I am Worldwide Movers. Unang ating mga movers na mga bago sa lahat ng movers natin na may mga kaibigan or kakilala na gustong makita matunghayan itong Thursday, Testimonial Thursday, tonight pala sa Pilipinas, itag nyo na sila. Ayan. Sige po, itag nyo po ang inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Unang-una, thank you talaga sa ating mga BODs, mentor, ay si Tita Maritoni Fernandez, si GM Joanna Maniego, si, of course, ang ating VP Aika Lorraine Uy, and si Press AM Eder sa pagtitiwala na maging host for tonight, for today. Sige, itag nyo pa para dumami pa tayo ng dumami at maraming makaka-witness ng ating Testimonial Thursday. Saan po kayo nanonood? Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe talaga pag FB Live, no? Hindi natin alam kung sino yung kausap natin. Sige lang, magko-comment lang. Comment lang kayo dyan. Kasi anyway, sa lahat po ng hindi pa nakakakilala sa akin, my name po is Mentor Saiza Esquadra. Or real name, Catalina Esquadra, na ngayon ay Osborne na. Ilagay natin Osborne kasi para masaya yung asawa natin. Okay, ngayon, Catalina Esquadra Osborne. Sanayin nyo na. Ayun, Tubong Prosperidad Agusan del Sur. At I am one of the mentor here in I Am Worldwide. Okay. So, dahil Testimonial Thursday ang segment natin today, yan, mapapatunghayan natin kung paano, kung ano yung kwento, paano natulungan ang isang stage 4 cancer patient ng ating Amazing Pure Organic Barley. Kaya naman, kung ikaw may kakilala ka na, you know, may merong minor na sakit, minor illness, o might as well itag mo siya kasi ito nga yung magsasalita ngayon, stage 4 cancer na, natulungan, how much more yung mga minor pa lang. Kaya itag mo sila, i-share mo tong video na to, itong live na to, kasi iba pa rin, iba din kapag live, di ba? So malay natin, we are an agent of hope, hindi natin alam eh. Baka mamaya yung makakita ng video na to, meron palang karamdaman at ikaw yung magiging hope nila dahil sa'yo na-share mo, dahil sa'yo sa pag-share mo nabigyan sila ng panibagong pag-asa. Diba? So, yung buntag sa lahat ng mga Bisaya, buong mundo, maayong gabi-i. Gabi-i pala sa Pilipinas. Maayong gabi-i sa tanang mga naka-tune in sa lahat ng mga Bisaya worldwide. We also have watching from Kuwait. Ako po ay nandito sa United States of A. Taray. Nandito na po tayo sa USA. And continue pa rin ang ating pag-share ng hope sa iba't ibang panig ng mundo. So itong ano natin, guest natin for tonight. So nakasama ko na to once. Sobrang nai-inspire talaga ako sa life journey na niya. And pakinggan niyo siya. Kung first time niyo siyang mapakinggan, pakinggan niyo po siya hanggang dulo. Okay? So, she's a former assistant manager in Team Hortons, ganyan. Mommy po siya ng 11-year-old. And she's also a car achiever from I Am Worldwide.
She's a founder of Dream Team Genesis. 13 years na po siya sa Edmonton, Alberta. And you know what? She's also one of the Sapphire Elite Executive of our company. She was diagnosed with stage 4 breast cancer last June 25, 2019. Pakinggan po natin ang kanyang testimony. Please welcome Mentor Genevieve Capulso. Yes, Mens, pasok. Bago po tayo mag-start kay Mentor Genevieve, wait lang, pakita muna natin siya. Yan, okay. Mens, mag-picture po muna tayo, Mens. Okay, ayan. Sige, Mens. B-sign muna tayo, Mens. Yan. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you so much, Mens. Take it away. Ayan, amazing morning po. Thank you very much ano, sa ating Diamond Mentors. Mentor Sai sa Esquadra Osborne. Ayan, congratulations po pala Mentor. Ano. Ayan, nasa US of A na sa Mentor Sai. First of all po, nagpapasalamat po ako for this chance and sa opportunity na makapag-share sa IM Worldwide. Ano. Ayan. So, it's always been, yung nakakaano pa rin, nakakakaba pa rin pala. Kahit na pang ilang beses na. Ayan. Pero I feel so blessed and I'm so thankful po. First off, ating Panginoon na nandito tayo ngayon na ako po yung nagsasalita at wala na po tayo dun sa ano no, sa stage dati kasi ako po yung isa rin sa mga naghanap ng hope ayan na matulungan dahil nga po na-diagnose nga po tayo no, with stage 4 breast cancer ayan. Salamat po una sa lahat sa ating Panginoong Diyos na buhay pa tayo for this gift of life. Salamat po sa lahat ng BODs natin na nasa IM Worldwide bumubuo po ng napakagandang company natin. Ayan, syempre sa Amazing Pure Organic Barley. Ayan, thank you po Press Allen Marvinu Edel, BPI Calorain Uy, GM Joanna Maniego, and syempre sa nag-iisa po nating Barley Queen, ano, si Miss Maritoni Fernandez. Ayan po. Mentor Sai, pa-co-host naman po ako para makapag-share po ako ng slide. Thank you po. Ayan. So right now po, nandito po tayo sa Edmonton, Alberta, Canada. No? Nag-start po ako sa contract worker. So 13 years na po tayo nandito ngayon sa Canada. And syempre, hindi naman din naging madali yung journey natin dito. Ano? Kasi syempre, alam naman po natin pag OFW ka, nag-start tayo sa contract worker. Ayan, OFW po. Medyo challenging din talaga dahil change of weather, dahil po syempre ibang culture, di ba? Although, I'm blessed naman na ang babait ng mga tao dito sa Canada. Nakapag-start po tayo sa contract worker before sa Abu Dhabi, ayan, sa UAE. So, kaway-kaway po, shout out sa lahat ng mga OFWs na sobrang sipag, na sobrang talaga namang taas ng pangarap para sa family nila, no? At sobra-sobra din po yung sacrifices, ayan. So, nakaka-relate po talaga tayo dyan. Yung share ko po ngayon, it's not just about yung ating pong pagkakasakit, no, with cancer. It's all about what had happened to me po for the past 3 years na nandito po tayo sa IM Worldwide. Ayan. So sabi ko nga po yung cancer, ayan, isang chapter lang po kasi ng buhay natin yun. Ano? Hindi naman po siya yung kabuuan nung story ng buhay natin. So I'm very blessed po na nandito po ako ngayon kasi for the past 10 years in Canada, if I will compare it for the past 3 years na nangyari po sa buhay ko, mas naging meaningful po, ayan, mas satisfying po yung life journey for the past 3 years. Ayan, so dati po ako ang assistant manager sa Tim Hortons. For the past 10 years, ano, doon ako nag-work, doon po tayo naging permanent. Kaya very thankful po naman po tayo sa ating employer na kumuha po sa atin dito sa Canada. Ayan, hindi ko po in-imagine na makakapunta po ako sa Canada. Ayan, and kasi dati talagang gusto, although gustong-gusto ko po talagang mag-abroad, nung nag-graduate pa lang po tayo, gusto ko na po talagang mag-abroad. Ang mindset ko po kasi before talaga, yung pag-abroad lang, yung makakatupad ng pangarap natin. Ayun, kasi sa Philippines, although nag-try naman tayo mag-work din, pero kulang na kulang po eh, to the point na kahit may trabaho po ako, kailangan pa ng tulong from my brother, dalawa lang po kasi kaming magkapatid. And yung brother ko po is now in US na rin, ano? Ayan, and right now, wala na rin po kaming parents. Last year po,
namatay na po yung mother namin, ano, siguro dahil na rin po sa heat stroke, sobrang init sa Philippines, and from suffering na nga rin po from stroke for 7 years din po, ayan. Akala ko po before sa Tim Hortons na po ako mag-retire, pero hindi ko po na-imagine, ano, imagine 40 years old po ako, turning 40 nung tayo po ay huminto sa pag-work sa Tim Hortons. Hindi ko rin naman ma-imagine actually kung makakapagtrabaho pa ako for 25 more years sa isang fast food chain. Ayun. Pero nasa comfort zone na kasi ako. Sabi ko sa sarili ko po, ayoko na pong umalis sa teams dahil ayoko nang mag-start all over again in other companies. Not until nung na-diagnose po tayo with cancer kasi po lumabas na lahat ng mga symptoms. Napilitan na po akong mag-stop work. Ayan. Nung na-diagnose po ako with cancer noong June 25, 2019, hindi naman po kaagad nalaman na stage 4, ano? Ayan. Nagkaroon po tayo ng total na 3 mammograms, 1 ultrasound, and 1 needle biopsy. So, after a few days, nalaman din po agad yung result na cancerous pala yung lump na meron po tayo sa right breast. So, nangyari, agad-agad, nagkaroon po ako ng oncologist na naka-assign from the Cross Cancer Institute dito po sa Alberta, Canada. Ayan. So, ang nangyari po, I went through PET scan, CT scan, and MRI, yung mga tests na tinitingnan talaga, no? Sinusuri ng mabuti yung internal organs natin, ayan, para makita kung yung tumor is gano'n nakalaki, kung kumalat na ba siya or hindi. Actually, what I have po is metastatic inflammatory breast cancer. Ayun. So stage 4, ibig sabihin po, hindi lamang sa laki nakuha, no, yung stage ng cancer. Yung tumor po, kung nag-stay pa siya doon sa original host, which is my right breast, hindi po siya abot ng stage 4. But since nag-metastasize na po siya, umabot na po yun sa cavity ng aking sa cavity wall ng lungs ko and sa bones ko din, kaya po kinailangan po natin mag-undergo din ng bone treatment for 1 year after po yun ang aking chemo treatment. So what happened is, sabi po ng oncologist ko, ayan, stage 4 na nga daw po, confirmed. So hindi lang naman siya yung nagbigay ng diagnosis. It all came out from the result doon sa mga tests po. At first na, akala ko po, ang sabi po niya, baka raw stage 3 pa lang. Ayan. So ano ba yung difference ng stage 3 and stage 4? Kasi pag talagang stage 4 na talagang, kumalat na talaga. And syempre, pag hindi mo pa naiintindihan, matatakot ka talaga. Kasi from the cancer word itself, nakakatakot na siya. And what more po, nakaka-relate ba iba? Lalo na kung stage 4 na siya. So isipin mo, lalo na pag hindi ka naman knowledgeable enough about this kind of sickness, never did I imagine naman na magkakaroon po tayo ng cancer. Ayun, syempre isipin mo na terminal na kasi stage 4 na. So parang doon pa lang, panghinaan ka na ng loob. Parang hindi ka nalalaban, di ba? Ayun, kasi tatanggapin mo na lang dahil yun yung nakalagay sa diagnosis, na no cure, lifetime treatment. And then, syempre, pagka tinignan mo, ang chance of survival po ng stage 4 breast cancer is 3 years, 22% lang po. Ayun. So, pwede mo rin isipin na dapat pa bang lumaban. Pero sa akin po, naisip ko na kailangang lumaban because that time, 8 years old pa lang po yung daughter ko. Sa isa lang po yung anak namin. And I thought na importante, di ba, na may gabay ng isang magulang, lalo na ng isang ina, ang isang bata sa paglaki niya. So, I fought for my life, not for me, but because of my daughter. So, blessed po ako na nagkaroon po ako ng pamilya, ng anak, because I have enough reason to fight kasi naiintindihan ko ibang mga cancer patient. Na probably, di ba, lalo na kung single ka, tapos you will go through this kind of treatment na napakahirap po yung chemo treatment. Ayan, sabihan po ako na kailangan ko raw ng 12 chemo treatment. Ayan. But dahil po sa ganitong situation, although syempre I'm very devastated, malungkot tayo, ang unang naisip ko po talaga noon is maghanap ng testimony. Ayan. Kasi we are in the age, in the era, na marami na rin po talagang mga testimony ng mga nakasurvive sa iba't ibang klase po ng karamdaman. So what I did, I looked for a testimony from YouTube. At unang-unang napanood ko po talagang video is yung video ni Ms. Martoni Fernandez. Ayan, wala na pong iba. At hindi ko nga alam kung bakit hindi ako naghanap ng iba. Kasi di ba, pwede namang isipin mo na i-compare natin, di ba, iba-ibang testimony ng mga cancer survivor. Pero dun pa lang po sa testimony ni Ms. Martoni, talagang tinamaan na po ako and
doon na po talaga ako nag-isip na there is hope para sa mga gaya ko po na may cancer. Ayan. So, at that time, although gusto ko po matry itong amazing pure organic barley, I don't know anyone in Canada. So, wala pa tayong idea kung saan tayo makakabili nitong amazing product na to. Ano? And what entered my mind, surprisingly po, looking back, is si mentor Rachel Palomo. Family friend po namin siya and our grand mentor in Dream Team Worldwide. Nagulat po talaga ako, no, na siya, of all the people na hindi ko pa nakakausap for a very long time, siya talaga yung naisip ko po, si Mentor Rach. Ayan. Shout out po, Mentor Rach. Ayan. Yung aking angel mentor. Hindi ko po alam kung bakit siya yung naisip ko, pero I believe, looking back, na siya po yung ginamit ng Panginoon, ano, to touch my life, to change my life forever. Ayan. Nung naisip ko si Mentor Rach, alam ko po that time, nasa ibang networking company pa siya. Ayan. So who would have thought na si Mentor Rach lilipat sa ibang networking company? Mapupunta sa IM Worldwide. So napunta siya sa IM Worldwide at the exact time na kakailanganin ko po siya because of what happened to me, di ba? Ang galing lang talaga. Galing ni Lord. Thank you, Lord. Ayan. And yung amazing pure organic barley ni Ms. Martoni Fernandez po na kanyang ininom at nakatulong sa kanya. Yun po yung meron si IM Worldwide pala. Wala po akong idea about all of this na si IM, na IM Worldwide yung company nung amazing barley. So, hindi po ako gaya ng mga iba dito na sinisharean siguro, ano, ng product na lilito. Akala yung pangalan ng company is barley, ganyan. Ano. Ayan, or yung IM Worldwide, parang nakakonfuse pa. Lalo na kung may karamdaman ka. Kasi pag may karamdaman ka gaya nito, ayan, mahina din yung memory mo and confused ka din, di ba? Sa dami ng worries mo sa buhay. So, si Mentor Rach, knowing from a very long time, di ba, ilang years kaming walang communication, nagulat po ako. Ayan. At syempre, I'm sure nagulat siya. Mas lalo siyang nagulat at nalungkot, ano, hearing from me after a very long time na may cancer na po tayo. But what she did at that time po, ang bilis na reaction ni Mentor Rach, talaga namang inisip niya agad na magpadala ng napakadaming box of barley sa Canada. Normal po yan, magpadala kayo ng maraming ano, barley sa ibang bansa. Pero hindi po normal, wala po ako sa kanyang binigay kahit na 1 cent, di ba po, para padala niya ako ng barley sa Canada. Inisip po muna niya na kailangan ko uminom na barley because I will be going through chemo treatment. Ayan. So, hindi ko po alam yung mga package. Wala naman pong presentation na nangyari. Bali, ayan, trusted Mentor Rach kung paano po tayo yung gagawin ko, di ba? And kung ano man yung meron kay IM Worldwide, it's not, kumbaga, hindi ko na yung naging concern at that time kung gagawin ko ba yung business or not. And knowing from the fact na very skeptic din po ako sa networking, that is the very reason kung bakit ang tagal ko rin pong hindi na-contact si Mentor Rach at that time. Ayan. Allergic? Isa po tayo sa mga taong ganun, ano, nag-start with that kind of mindsetting na parang, ayaw ma-associate with networking. Parang may sakit yung networking companies, ano, ganun. Ayun. Pero tayo pala yung meron talagang sakit. Ayan. Kasi so, Mentor Rach yung nagpadala po ng maraming barley sa Canada. Ayan, nakainom na po tayo ng barley, ano, 1 week before nag-start yung chemo treatment. So, ito na po yung naging itsura ko noong nag-chemo treatment tayo. Pero ito po, physical appearance lang naman, ano. Yung pinakamasakit po dyan, hindi yung pagkalagas ng buhok. Siyempre, nawala yung ano natin, ano. Bumagsak. Ayan, yung ating... yung ating self-confidence dahil syempre, sino ba naman ang gustong makalbo, di ba, malagasan ng buhok, ganyan. Pero yung pinakamasakit talaga nun, yung ibang mga side effects pa na meron yung chemo treatment eh. So yung isang medication gaya po ng chemotherapy, kapag tinignan niyo po yung lahat ng mga side effects, minsan parang isipin mo, ayoko nang dumaan sa ganitong klase ng treatment, especially kapag na-experience mo na siya. Ayan. So sa mga hindi na-experience po yung ganitong klase, ano, hindi talaga makaka-relate at isipin siguro na baka yung mga cancer patient is talagang ano lang, ano, baka iba mareklamo lang or di ba? Pero hindi, sobrang hirap po talaga ng ano ng mga side effects. Ayan. Nandiyan syempre yung sobrang sakit ng katawan mo kasi dahil nga nag-metastasize po, ano, ayan, may iba pa kasing side effect yung cancer dun sa breast natin. So tinamaan yung bones kaya para ka na rin nagkaroon talaga ng ano. Ayan, nagkaroon po ako technically talaga ng lower spine injury. Kaya hindi ko alam kung saan ang gagaling sobrang
sakit ng pangangatawan, nagkaroon tayo ng mouth sore. So normal po sa mga cancer patient din na nawawalan talaga ng gana. Ayan, nag-change din kasi yung panlasa nila. Yung iba nga ang sabi, parang ano daw, metal yung lasa ng kinakain. Pero mabuti na lang po tayo, hindi tayo dumaan sa ganun, ano, na nagbago, nag-change yung taste. At hindi po tayo nawala ng gana. Sinabihan po ako ng oncologist ko before, na bawal nga. Siguro lahat naman ano, na dumadaan sa chemo treatment, bawal mag-take ng kahit na anong vitamins or supplement. Ayun, nakarelate po ba yung mga ano diyan dumaan ng chemo treatment? Yes, ano, bawal daw. Kasi naiintindihan ko naman po, dahil nga mag-i-interrupt kasi yung mga chemicals na meron po yung mga supplement and vitamins ano dun sa chemo treatment. Pero ang good news kasi, ngayon ko talaga rin na-appreciate and na-realize kung ano yung meron yung amazing barley po natin. Ayan, para sa lahat ng mga natatakot, lahat ng mga nagdadalawang isip pa na uminom ng barley. Kasi karamihan po ng mga tao, ang concern nila, lalo na pag mga maintenance, ayan, and kapag nag-undergo ng treatment, is na baka maka-interrupt, ayan, yung isang supplement, di ba, dun sa kanila daw ng mga treatment or gamot. Kaya ang maganda po kasi talaga with barley, pure organic po siya. So, wala talaga siyang magiging masamang reaction sa ating katawan. Ayan. And plus, mas importante po, the more reason po for us na talagang uminom nitong amazing barley. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, talaga namang manghihina kasi yung katawan natin ano, kapag ka nag-undergo ka ng ganitong klase ng treatment. So definitely, as cancer patients, kailangan po talaga namin ng malakas na pangangatawan, nutrients sa katawan, di ba? Kasi sabi nga ng isang nurse po na nakausap ko sa Cross Cancer Institute, ayan, so manghihina talaga yung katawan mo kasi nga yung mga good and bad cells mo, wala na pong sinisino kasi yung chemo treatment. Kumbaga, ang approach po ng chemo treatment is to whom it may concern. Parang gano'n, no? Parang damay-damay na talaga lahat. So imaginein mo na lang kung wala kang enough nutrients sa katawan mo. Oo nga, nawawala nga siguro yung ano, yung tumor, no, nag-shrink and all yung mga cancer cells. Pero ano naman yung kalusugan mo at that time? Paano ka naman makakabangon, 'di ba? Paano ka makaka-recover? So ito po, dito pumasok si talaga yung special part ni Amazing Barley na mabigyan ng malakas na pangangatawan, ayan, magkaroon ng nutrients sa katawan yung isang tao na nandito sa ganitong klase ng treatment. So, yung 12 chemo treatment ko po, na-cut down na lang into 8. At yung mga side effects po nung unang chemo treatment ko, nabawasan at naging very manageable po to the point na hindi na natin nararamdaman masyado yung mga side effects. So, I'm very blessed po and I'm very thankful. Hindi ako nagsisisi and I will... And if this happens to me all over again, I will take again this amazing pure organic barley dahil binago po talaga no, yung quality of life ko as a cancer patient. So nung nag-stop po yung aking chemo treatment ng December of 2019, ayan, nag-celebrate po kami ng 41st birthday ko. Ano? Ayan, hindi ko po alam na makakasurvive pala no, at makakapag-celebrate tayo a year after na ma-diagnose po ako ng cancer. So ito yung aking hair 6 months after po ng na matapos yung chemo treatment, tumubo na siya. Ayan. So ganito pala yung itsura, no? Medyo wavy-wavy. So sabi ko nung bata pala, ganun pala yung itsura natin, yung pagtubo ng buhok. Pero ang ganda, kasi si barley maganda rin talaga sa hair, no? Ayan. So nakatulong para tumubo ng maganda yung buhok natin. And just last year, nabuksan po sa akin yung opportunity and nagkaroon po tayo ng desire na aralin na yung business. So imagine from July of 2019 up to the whole 2020, never po, not once did I attend any training in IM Worldwide. And I just felt po, just in a snap na January of last year, meron po kaming intensive training, 6 days intensive training sa Dream Team Worldwide. And I attended po. And I was just amazed kung gaano kaganda yung marketing plan na meron po yung company natin. And from that day on, inisip ko po ano, na ito na yung talaga yung gagawin ko. Although syempre, hindi pa natin alam kung mahirap ba siya, kaya ba natin, di ba guys? Siguro ng iba, maraming worries masyado. Nandun din po yun, sumagi din po yun sa isip ko. Nasabi ko, bagay ba sa akin to dahil may sakit pa rin naman ako technically, di ba? Gagawin ko ba to na wala naman po akong knowledge, skills, experience sa pagbebenta, di ba? Sa pagre-refer, ayan. Pero pinagkatiwalaan ko lang po yung sistema, yung grand mentor po nating ating upline. So si Mentor Sam po, siya po yung naging
trainer po natin, ano, talagang siya po yung nagturo sa atin, nag-guide kung paano gagawin yung negosyo. Nagpatulak lang po tayo, ayan, kasi napakagaling po na pusher. Pusher talaga to si mentor sama, no? So, nag-start po tayo as a sharer, di ba? Syempre, hindi pa naman natin alam din gawin yung IBP presentation at first, hanggang sa natuto na rin maging product sharer, business sharer, and the rest po talaga is history na din po, ano? Sabi nga, kapag paulit-ulit mong ginagawa, di ba, nagiging permanent kasi yung skill, di ba? Practice makes permanent. Hindi naman perfect. Wala namang perfect talaga. Pero yung skill mo nandun na, kaya to the point na kahit minsan na OTS ka na mag-present, di ba? Basta by heart, alam mo na yung ginagawa mo. Nagagawa mo na talaga siya at nagiging maluwag na. Hindi na stressful, di ba? Ayan. And February of last year din po, ayan, nagkaroon tayo ng opportunity. Ayan. I'm very thankful for my partner here in Edmonton, Alberta, si Mentor Amy Symington. She's now a Ruby Elite Executive. Imaginein po, ang napaka ganda sa ating company talaga. Hindi ito una-una. Dito ko talaga namin na-prove na hindi siya una-una. Kasi si Mentor Amy po, second level na po sa ilalim ng team ko. Ayan, second level na siya. Hindi ko po siya direct po siya ng direct ko. Ayan. Pero right now, she is a Ruby Elite Executive. Siya rin po yung tumulong sa atin ano, at nag-encourage na mag-download po ng video ng cancer testimony ko po sa YouTube. Ayan. Kasi nagkaroon po kami ng desire at that time na makarelate po yung mga taga-Canada about this kind of ano po, ano, yung cancer na makarelate sila na makakatulong. Diba? Kasi yung iba, parang feeling nila hindi naman hindi sila makarelate kasi ibang klase ng ibang bansa, diba? Ibang klase na approach sa treatment and all. Ayun, so first off, inisip lang namin para sa mga Canada patients, but never did we imagine na talagang magiging ano po siya talaga, makakatulong siya sa mas maraming tao din sa iba't ibang bansa, of course, ano. And hindi ko din naman po inisip dati na isa po ako sa magiging mga elite executives din ano sa company. So, ang sa akin lang naman po, makapag-share ako at that time, wala po sa akin. Although, syempre siguro, masarap din naman na makuha, di ba, yung diamond rank, yung magandang income. Pero hindi pa po pumapasok kasi talaga sa isip ko yun that time. Inisip ko lang kung paano po makaka-recover from my sickness, di ba? And magbigay lang talaga ng testimony kung paano ako natulungan. That's all that matters for me at that time. Hindi ko po alam na dun magbabago yung buhay natin at magbabago po yung ating pangarap, di ba? Kasi dati parang nagsettle na lang ako kung ano yung meron lang. Kasi doon ako lumaki, di ba? Sabi nga, pag maiksi yung kumot, diba, matutong mamaloktot, kaya hindi na po ako naghanap ng ibang opportunity before kasi sabi ko, enough naman yun sa needs namin. Pero pagka naisip mo talaga, no, yung mga wants mo sa buhay, di ba, parang magsisettle ka na lang ba kung ano lang yung meron ka. Masarap naman din mangarap na makapag-travel ka, di ba, sa iba't ibang bansa, may bigay mo yung pangangailangan, hindi lang ng family mo, kundi ng family mo back home din, di ba. Ganun tayo mga Filipino, eh, kahit na may sariling family na tayo, we still help with our ano relatives back home in the Philippines. So ano yung ibibigay mo na wala ka? Yun yung naintindihan ko po, kung bakit kailangan gawin yung negosyo, kung bakit kailangan hatawin. Ano. Ayan. So yun po yung perspective na nag-shift sa akin from being just a product user hanggang sa tumawid po tayo, being ano networker na po talaga and a proud networker right now. Ang hindi ko din na-imagine is yung opportunity po, ano, kasi sabi ko nga lagi, kung hindi ako nagasakit, hindi naman din ako magkakaroon ng ganitong ano, opportunity na makapag-share. So, na-invite din po tayo dun sa isang, ano, sa isang channel po ni Sir Jobert Austria, ayan, na makapag-share, na makapagbigay ng hope about our amazing pure organic barley. So last year po, April, we are so blessed na nabigyan po tayo ng chance na makapag-mentoring kay VPI ka. Ayan, starstruck po kami lahat. Ganun pala yung pakiramdam. Diba, daig mo pa yung nakakita ng artista. Imaginein mo sa ang company ka, diba, makakakita na makakapag-reach out kayo ng mga normal na mga distributor, diba, sa vice president ng company. Kaya I am talagang napaka-down to earth po ng mga owners ng mga BODs natin, ano? Talagang nakakausap po talaga ng personal ng mga distributors. Ayan. So, very thankful po kami at naibigay din po na, na-share din po namin kay VP, ano, na tayo naman po ay nag-download din ng video, di ba, ng testimony natin about cancer sa YouTube para marami po mga tao din naman yung matulungan, ma-inspire na may pag-asa pa pala na hindi kapag sinabi ng ating doktor na wala na pag-asa, di ba, na may tanning ka na, ganyan. May pag-asa pa, laban lang, di ba, habang may buhay may pag-asa. Niniwala po ba kayo na, di ba, na ang Panginoon lang inakaalam kung hanggang kailan ka mabubuhay, kung maiksiba o mahaba ang buhay mo, ayan. Kasi talaga namang ang buhay natin bago pa tayo pinanganak po,
alam na, 'di ba, ng Panginoon kung hanggang kailan ka lang magi-stay sa mundo. Ayan, kahit yung mga taong sobrang hindi mo yan makukuha sa sobrang pagiging healthy, 'di ba? Yung iksi o haba ng buhay. Nakaano na po, nakaplano na po 'yan. Pero ang meron po tayo, ayan, God is so good na binigyan niya tayo, 'di ba, ng chance at ng meron tayong free will, 'di ba, to choose what kind of life we will have. So kung magkakaroon ka ng quality of life, 'di ba, na magiging healthy yung buhay mo, gaano man kaiksi o kahaba, ayan, it's up to you. Ikaw 'yan, it's all on you. Pero si God, tinakdan na niya yung buhay mo, di ba? Ayan. So, kailangan lang po, sabi ko nga, ang nagagawa naman kasi talaga nitong product, hindi naman din bigyan ka ng immortal life. Kasi iba parang ganun, ano, kapag nakita ng butas, ayan, bakit siya nagkasakit? Bakit siya namatay? Lahat naman po tayo mamamatay, di ba? And hindi may iwasan yung pagkakasakit, lalo na itong nagkaroon tayo ng COVID pandemic, di ba, ng virus na to. Ayan. But the very important thing is, di ba, kung paano ka makaka-recover, kung malakas ba yung pangangatawan mo, yung immune system mo, di ba? Para hindi ka matakot na kahit ano pa yung dumating. Kasi marami at marami pong lalabas dyan na virus, di ba, sa mundo na wala pang magiging gamot, di ba, walang vaccine available. Pero paano pa tayo mabubuhay, di ba? So hindi lang po talaga importante sa buhay ngayon yung makakain natin, di ba? What's important also is our health. Ayan. So ito talaga yung ating kuhunan, di ba? Kung gusto mo humataw, magtrabaho, makaipo, matupad ang pangarap, di ba? Pero yung katawan mo naman, masyado mo naman siyang tinitipid. Ayan, di ba? Baka naman puro ano ka lang, noodles, di ba? Baka puro canned goods lang kinakain mo. Makapagpadala ka lang, di ba, ng pera sa Philippines. Ma-provide mo lang lahat ng needs ng family mo, di ba? Pero ikaw, bilang nagpo-provide, di ba, napakasipag, hinahataw mo yung pagtatrabaho, pero nini-neglect mo naman yung sarili mong kalusugan. Alam niyo po, kahit na importante syempre yung income, di ba, yung pera yung papadala niyo sa Pinas, I'm pretty sure na importante po, di ba, na makasama pa rin kayo ng mga mahal niyo sa buhay, na alagaan niyo yung sarili niyo, di ba, yung mga anak mo. Ayan, napakasarap na makauwi ka sa Philippines, di ba, magkaroon kayo ng time freedom, di ba, ng bonding, hindi lang puro pera, kasi importante sa bata yun eh, na nakikita yung magulang. At dito po talaga, ito yung magandang opportunity na meron kay IM Worldwide. Ayan. At meron na po kami mga partners din ngayon ano, na nakaka-uwi na talaga sa Philippines dahil kinikita na po nila yung kinikita nila as an OFW, 'di ba, dito sa company natin kay IM Worldwide. So, napaka ano, nakaka-thrill talaga no, yung ganong pakiramdam na baguhan talaga po ng buhay. So, dahil po dito, ayan, nagulat din po tayo ano, si VP talaga namang ano, ang bilis ng action. Ayan, talaga nag-start po yung Testimonial Thursday na gaya po nito, ayan, last year, and we are so very grateful and privileged po no, ni Mentor Christian Fortu, ayan, yung founder po ng Vikings, ang Ruby Elite Executive po natin sa Dream Team Worldwide na makapagbigay po ng testimony. So siya naman po, hindi naman kailangan yung testimony mo lagi about cancer sa iba-iba po. So kaya po, I know yung pakiramdam na every Thursday, marami po yung looking forward ano, dun sa klase po ng testimony na isi-share. Kasi baka yung mga tao kakilala nila, makarelate po. Ano, ayan. So syempre, iba-iba namang klase ng testimony, iba-iba rin yung mga tao na share natin, di ba, ng ganitong klase ng hope. Ayan, si Mentor Kevin Achoa po yung naging host, ano. So hindi namin alam kung ano yung ina-expect namin gagawin namin at that time, di ba, kung paano ba. Basta alam po namin mag-share lang din kung ano po yung nangyari sa buhay namin. Ayan. And alam niyo po, dumating din ako sa point na nag-explore pa ako. Siguro ito yung realization ko na hindi pa siguro talaga ako fully committed kay IM. Although ginagawa ko siya, ayan. Pero siguro dahil nakakapag-isip pa po ako eh, na maghanap pa ng ibang karere, ng ibang trabaho. So last year, 2021 po September, nag-online schooling po tayo na naghanap pa tayo ng course. Pero actually, nung inisip ko naman po na kunin tong course na to, inisip ko din naman kasi na makakatulong siya sa business ko with IM Worldwide kasi hindi po tayo techie, di ba? And gusto po natin makatulong sa team, sa paggawa ng mga posters and everything. Ano. Pero dumating po sa point na na-stress masyado yung ating utak, yung katawan. Kasi imaginein mo sa morning, di ba, 8 hours and until afternoon, meron kang school, online schooling. And then after that, ang dami mong assignment every day to the point na hating gabi na halos po ako nakakatulog para lang magawa yung mga assignments na yan. So, doon ko po talaga na realize na sabi ko, hindi pala talaga pwede yung mga ganitong klase pa rin ng activity. Kahit umiinom ka ng Amazing Barley,
Si Amazing Barley po supplement, from the word itself, ibig sabihin kailangan pa din alagaan mo yung sarili mo with the food that you are taking. Hindi mo pwedeng masyadong abusuhin yung katawan mo, di ba, na maging stressful pa din yung mga activities mo or pagudin mo or pagurin mo yung katawan mo ng husto. So from the word itself, kailangan pa rin yung responsibility na sa atin pa din to choose yung mga pinakain po natin, di ba, yung mga ginagawa natin na kailangan din talaga i-manage po natin siya, di ba, ng tama. Hindi po natin kailangan abusuhin yung ating katawan. Ayan. So hindi naman po si Barley lang yung mag-act itself para maging healthy po yung katawan natin. It's a collective effort from ourselves too, 'di ba, na maging responsible po tayo. Nag-try din po ako to work, ayan, as a part-time cashier. To the point na na-realize ko, sabi ko, Lord, ang hirap naman ng ganito, na minimum wage, kailangan po mag-drive papunta sa work, 'di ba? Gumagastos po ako ng gas, gumigising ako ng maaga, ayan, and syempre hindi naman din ganun ka worth it talaga yung effort na binibigay ko. Kaya na-realize ko po after a few months, ayan. And ang nakapagpalala po pala yung situation last year. Ayan. Nagkaroon po tayo ano ng actually nag-aral pala ako 2021. Ay, tama. Ngayon po nagkaroon po ako na January of this year, ayan. Na-infect po tayo ng COVID. So COVID is real. Na doon ko po talaga naramdaman na sabi ko, ganito pala, akala ko po dahil masyado po ako maingat, sa bahay lang naman ako din lagi, bihira akong lumalabas, kung nasa labas naman kami, talaga namang, ano naman po kami, responsible naman, wearing mask and everything, diba? And hindi naman tayo masyadong nandun sa mga crowded areas, ganyan. Pero nakuha po natin sa anak, sa anak ko po nakuha siya. Ayan. Yung anak ko syempre, nag-in-person schooling po. Ayan. So hindi natin alam po paano niya nakuha, ano? Ayan, una siya nagkasakit, akala ko po normal lang na lagnat, nung gumaling siya dahil tayo po yung nag-alaga, ayan, tayo naman po yung nagkasakit. Nag-PCR test ko tayo sa bahay, nag-negative at first, pero dahil nilagnat po tayo ng napakataas, kasi sa isang cancer patient, pag umabot yung lagnat mo ng 38.3 ER na agad, so tayo po ano, umabot na itong 38.6 hanggang sa naging 39 na pagdating sa hospital. At first, hindi naman po agad, syempre, nagbigay ng ano, ng medication kasi alam nila na cancer patient po tayo, naging napakaingat, humingi pa ng approval from my oncologist and everything, ano, ayan. But for a very few hours, after a few hours lang po, kahit po nadala po tayo sa ER, at the same day, noon time, nakauwi na rin po tayo kaagad. So nagulat din yung ano yung doctor na humandal po sa akin na ang bilis po ng recovery ng aking katawan. And within 5 days time, nawala na po agad yung symptom ko ng COVID. Ano, nag-isolation po tayo sa bahay. Ang naging symptom lang naman po natin is yung lagnat and a very mild lang po na cough. Ayun. So I'm very thankful po and God is really good na kahit po na nagka-COVID tayo dahil cancer patient pa rin po tayo technically, ano, God is really good na hindi po tayo napabayaan at naka-recover po tayo very quickly. Ayan. So ininom po natin Amazing Barley, combination po yan ng barley at saka Immunergy. So kasi naririnig ko na po yan, may mga partners na rin po tayo na mga nauna ng tinamaan ng COVID, ano, and that's what they have been taking lang din po talaga. At sobrang laking tulong po talaga ng mga supplement na ito, ano, ayan. And doon ko po na-realize and it came back to me na yung aking vision before, ganun pala talaga, no, kapag merong isang malaking bagay na mangyayari sa buhay mo na hindi mo naman alam, na hindi mo naman inakala, pero magkakaroon ka na ng glimpse, diba? Yung way back before na inisip mo at nakita mo yung isang bagay at yun pala yung ano mo, gusto mo mangyari sa buhay mo in the future. So ito po yung dati inisip ko at very ano ako, parang naging very interested ako at naging talagang inano ko siya, naging pangarap ko siya. Sabi ko, ano ba yung pwede mong maging trabaho, 'di ba? Na pwede mong dalhin kahit saan, na hindi mo kailangan mag-clock in, pumasok sa store, 'di ba? O kung saan mang office 'yan para makapagtrabaho at makasahod. So inisip ko po, sabi ko before, siguro ano to, yung mga highly skilled worker, baka mga IT professional to, 'di ba? Mga consultant, matataas yung position sa mga companies nila. Ayan, sabi ko para magkaroon ng ganitong klase ng lifestyle. So sabi ko, before hindi
hindi para sa akin, sabi ko, para to sa mga tao na matatalino talaga, ganyan and all. I never imagined na ito po yung magiging lifestyle natin. Ito pala yung meron tayong career kay I Am Worldwide, di ba? So very thankful tayo na nasa na online business po ang company natin, si I Am Worldwide, di ba? Na pwede mong dalhin kahit saan, na pwede kang mag-spend time with your family and loved ones, di ba? May time freedom kayo, makakapag-bonding kayo, pero dumarating yung income sa inyo eh, di ba? Nakabakasyon ka or kahit may sakit ka. Napatunayan po namin yan many times, and especially yung grand mentors namin na nagkasakit sila for a month, tinamaan ng COVID, di ba? Walang activity talaga, but they were able to survive, patuloy na pumapasok yung income, naging part pa ng top 30 and all. Ayan, so doon po talaga ako nagkaroon siguro at that time talaga ng finally, nandun na talaga yung commitment. Sinabi ko na sa sarili ko na talaga wala na akong ibang gagawin pa sa buhay ko kung hindi mag-focus at gawin ito. At ever since that time talaga, na-enjoy ko po ng gusto yung process, yung ginagawa natin na networking, online business. Imaginein mo, para sa lahat talaga itong klase ng negosyo na meron tayo, ano, for everyone, kahit po sa mga may kapansanan, may sakit na kagaya ko, dahil pwede mo siyang gawin sa bahay, di ba, at nakaka-reach sa maraming tao sa buong mundo. Ayan, so financial freedom, retirement, so technically naman retired na rin po tayo, ano, sa workforce, dahil hindi na po tayo nagtatrabaho for employment, but we are doing this business alone, and I have a very high vision para sa buong team, ayan, para sa ganitong klase ng industry, para sa maraming mga tao na feeling nila, di ba, na wala nang improvement sa buhay nila, na iniisip nila na bauna sila sa utang, na wala nang mangyayari, wala nang pag-asa, ayan. Ito po, ito yung napakagandang opportunity na meron para sa lahat, ano, ayan. So kahit na iniisip mo hindi mo kaya, di ba, sabi nga ni Richard Branson, di ba, you just say yes. Lahat naman ng bagay, kahit hindi naman sa business natin, di ba, kung gusto mong matutunan yung isang bagay maging successful, you just need to have a positive mindset, di ba, and just try doing it, give your all, give your best, di ba, para mag-succeed. Pero ang pinag-aiba, di ba, what's in it for you, di ba, kung sa pag-aaral mo binigay mo yung lahat, di ba, para makapasa, di ba, makagraduate or magkaroon ng honors, sa pagtatrabaho para magkaroon ka ng income, di ba, magkaroon ka ng paycheck every 15 or 30 of the month, dito kaya IM binibigay natin kasi lahat para sa pangarap natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi para din sa mga mahal natin sa buhay. And true enough po, na sold out tayo, no, sa napakagandang business natin, hindi lang sa product eh. Wala kang tula kabigin eh, product ang ganda, business marketing plan ang ganda, 'di ba? So para sa mga tao na hindi pa rin po nakaka-appreciate o naiintindihan ko ano yung pinapasok nila, we are very blessed po na nandito ka kay IM, ano, kahit na may struggle ka right now sa pay-in mo, wala kang mapa-sharean, 'di ba? Nandito ka na eh. Kumbaga, it's up to you na lang to do your part. Napakaganda na po ng kinalalagyan mo right now. Ayan. So yung anak ko po na 10 years old, nag-start last year, nag-join po siya sa IM Worldwide, part siya ng YEP. Ayan, yung Youth Empowerment Program natin. So sino naman makakapag-isip ano na isama yung anak ng napakaaga. Inisip ko, dumating din po ako sa point before, and inisip ko, sabi ko, naiintindihan kaya nung anak ko, ay naglalaro pa yung anak ko. Diba, lalaro pa siya ng mga toys niya, ng mga games niya and all. Pero bakit ko nga ba sinama dito kay IM Worldwide? Ma-appreciate po talaga niya yung negosyo natin. Alam niyo po, na-realize ko talaga to, no? Tinatanong ko po yung anak ko kung naiintindihan ba niya yung pinipresent niya. Inaral po niya yung negosyo. Ang maganda sa mga bata when they start early. Andali pong turuan. Ayan, napakadali talagang turuan kasi sharp na sharp pa yung memory nila. Ang galing. Ayan. Opo. Kahit wala pa silang masyado syempre yung wisdom or input, di ba? Pero yung business ano itself, napakadali pong gawin, aralin, duplicable. Kaya kahit yung mga bata, kayang-kaya po nilang i-share, no? So, dumating sa point na dati kasi sobrang mahiyain yan. Syempre, nung una, ayaw po niyang mag-share. Nilalamig yung kamay, di ba? Pabalik-balik sa banyo na parang ano, aligagang aligaga. Pero nasuportahan po natin syempre, ayan. At binigyan po natin ng moral support, ayan. At dati po kasi introvert po yung anak ko, ano, kaya kahit sa school niya sobrang mahihiyain po yan. Ayaw po niya nag-i-speak or nag-volunteer na mag-raise hands. Ayan, wala po siya ganung confidence. Alam niyo po yung naitulong sa kanyang personality development. Nagkaroon po siya ng confidence, ano, na alam niya na pwede pala siyang makapag-talk.
ayan, na okay na pala na magsalita siya, di ba? Because she has something to say. Parang gano'n yan. So kahit sa school, nakakapag-present siya mag-isa, unlike yung mga classmates niya na talagang mga umiiyak pa po kapag nabigyan ng task na magsalita sa harap. Ngayon yung kanyang, yung nakuha po niyang talent, skill, hindi talent, ano, skill, ayan, na natutunan niya sa business natin, na-apply po niya sa school. And nakapag-share na rin po siya, no? Biro mo, tinuturuan na rin yung classmate niya, yung friend niya, ayan na, 11 years old. Nakakatuwa lang ngayon. Kaya talagang ano, mas kinikilig po ako para sa anak ko, alam niyo po, kaysa sa, para sa sarili ko, ano, sa future ko sa IM Worldwide. Kasi sabi ko, marami siguro yung nakaka-relate na iniisip na sana bata pa sila, no, na sana noon pa na exposed na sila, na open na sa kanila itong ganitong klase ng company si IM Worldwide. Pero it's never too late po. Ayan, para sa lahat ng mga may anak, no, may mga pamangkin or apo, 'di ba po? Napakaganda pong ano venue, channel yung ganitong klase ng community para sa mga kabataan po natin. And I'm pretty sure, I'm very sure po na napakaganda po na magiging future ng mga bata, ano, when they start early with the right mindsetting po, na hindi lang po umasa, no, sa employment. Ayan, dahil dito po talaga maganda, they are in control of their life because they own the business po, ano, ayan. And tayo po, dati, hindi naman to yung first car natin, ano, sa family, but this is the very first car po na talagang gusto namin, na pinangarap namin. Kasi yung mga car namin before, nag-depend po siya, no, dun sa budget namin. So kahit na hindi namin gusto, dahil yun lang yung afford namin, yun po yung kinakuha namin dati. Pero hindi sila dependable na car. Ayan, ang daming problema, di ba? At malaki din yung gastos mo dahil sa maintenance, dahil lagi mo sisira, dahil hindi siya brand new. So I'm very blessed po, nagkaroon kami ng lakas ng loob na kumuha ng brand new car April of this year. Ayan, yung isang car na mahaba. Tatlo lang kami sa family. Bakit kami kumuha ng 8-seater? Kumuha po kami niyan kasi naniniwala po kami na magigamit din sa business, di ba? And dahil mahilig po kami na mag-long drive, sa amin po ang priority namin is convenience. Ayun. So talagang every time po, ever since kinuha namin yung car until now, talagang very ano po kami, ano, talagang na-appreciate po namin every day na ginagamit namin yung car na yan. Na ito, katas to ng kinikita namin sa IM Worldwide, di ba? Na dati, kung tingin namin sa employment, di namin kayang i-afford. Pero dahil sa business na to, hindi siya luxury, necessity siya kasi alam mo na kakailanganin mo talaga, di ba? At maglalast yung car for a very long time. Ayan. And very blessed din po ako every day knowing na kahit po alam natin, di ba, na meron tayong, nagkaroon tayo ng ganitong karamdaman ng cancer. Pero dahil po, merong dinala, ginamit yung Diyos eh. Kasi ang Panginoon natin, gagawa siya ng situation, gagamit siya ng tao, ng bagay, di ba? Ng opportunity, magka-create ng opportunity. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin eh. Maaring inalaw niya yung situation, but the Lord didn't give us, di ba, yung sickness na to. Hindi naman siya yung nagbigay nito sa atin. But He may allow things to happen to us, di ba? Para ma-realize natin, para ma-open up yung mas malaking possibility, di ba? Yung mas magandang opportunity sa buhay natin. I'm very blessed po kahit nagkasakit po ako. Kasi sa akin po nangyari, hindi po nangyari sana ko. Alam niyo po, kapag lalo na pag pumunta po ako sa hospital, ano, makakita ka ng bata na may cancer at a very young age, talagang ano, it will break your heart. So it came to me na I'm very blessed na sa akin nangyari, 'di ba? Na kaya kong malagpasan yung ganitong klase po ng situation. And it's never too early for us po na maging health conscious, lalo na sa mga anak natin. Kasi marami mga situation na iniisip natin na bata pa naman 'yan. Healthy naman 'yan, sa pabayaan lang na kumain ng lahat ng gusto nila. 'Di ba? Nakaka-relate po ba kayo sa ganun? Na sige lang, pabayaan mo lang. Sige, kumain lang 'yan ang kumain, pero hindi ka naging conscious kung ano ba dapat yung kasanayan nilang kainin. Hindi naman sinabi na kailangan at a very early age puro gulay lang ipakain mo. Kailangan syempre niya ng protein sa katawan, kailangan ng meat. But what I'm trying to say is, sanayin mo na sila, 'di ba, dun sa tama na lifestyle, 'di ba? Na wag mo na silang sanayin na uminom ng mga soft drinks, 'di ba, ng mga kumain
online masyado ng mga chichirya na yan, yan na parang okay lang, sige hayaan mo lang kasi bata pa, hindi pa yan nagkakasakit. Hindi po eh, you will never know eh, kasi pabata na ng pabata ngayon yung mga nagkakasakit. Plus yung practice na yun na meron sila at a very young age, yun kasi yung bibit-bitin nila hanggang sa tumanda sila. So kung nasanay na sila, di ba, sa irresponsible way of eating at a young age, dadalhin po nila yan hanggang pagtanda. At alam niyo po, sabi nga, di ba, 10 years kung ano man yung kinain mo, yan yung magiging ano mo eh, yan yung magiging katawan mo eh, ikalusugan mo eh. So sisingilin ka niyan definitely, 'di ba? At a time. So kung kailan man 'yun mangyari, 'di ba? Ayan, maganda, may maaga ka ng realization, awareness ka na, 'di ba? Na maging healthy living ka na. It's never bad to start early po. Ayan. At tayo naman talaga kung ano yung pinapakain natin sa mga anak natin, 'di ba? Yun naman, tayo yung responsible eh for their health eh. Kasi tatanggapan nila kung ano man yung ibigay natin sa kanila eh, 'di ba? So, let's start early, ayan, para sa family natin, lalo na sa mga anak natin. And I would just like to leave you with 2 Kings chapter 20 verse 5, ayan. And yung 2 Kings chapter 20 verse 6. It reminded me po dun sa story, ano, sabi nga po sa Bible verse, I've heard your prayer and seen your tears and I will heal you. Ayan, and sabi rin po, and I will add to your days 15 years and I will deliver you and this city out of the land of the king of Assyria. Ito po yung story ni King Hezekiah. Siya po yung king ng Judah, ano, na pinaka-obedience sa Panginoon. Alam niyo po, dumating yun sa point na mamamatay na po si King Hezekiah dahil may matindi po siyang karamdaman. Yung boil, inflammation, ayan, skin disease po yun na pwede mo talagang ikamatay. Alam niyo po yung ginawa ni King Hezekiah. Ayan, nag-plea po siya, nag-appeal po siya sa Panginoon natin. Ayan, nagdasal po siya, hiniling po niya sa Panginoon natin na extend pa yung kanyang buhay. Alam niyo po yung Panginoon, knowing and alam po ng Diyos na naging very obedient, ano, si King Hezekiah. Ayan, naging righteous siya habang nabubuhay pa siya. Ayan. So, grinan po yung kanyang wish, yung kanyang prayers, no, na ma-extend pa. Binigyan siya ng additional 15 years in his life. Dahil meron pa pong purpose sa buhay si King Hezekiah. Ayan. Because yun po yung sinabi niya sa Panginoon, why he wanted to extend his life. Because he wanted to do more. Ayan. Because meron pang purpose yung buhay niya. So, what I want just to say is for all of us po, lalo na yung mga may matinding karamdaman, lahat naman tayo, kahit na very healthy ka, magkakaroon po ng hangganan yung buhay natin, ano. But what matters most is magkaroon ka ng quality of life right now, di ba? It's not the quantity of life that you have, it's the quality of life that you will be having. May mga tao po na probably nabuhay ng 80 years, 90 years, ano, but the question is, how long have they lived their life na healthy po, na nai-enjoy po nila yung kanilang buhay? Kasi meron po kaming mga kakilala na ganun, ano, for 2 decades, buhay pa, pero vegetable na po, ano, ayan. So, what I'm just trying to say is, hindi naman masama, di ba, if you wanted to have a good life, di ba, na quality of life, na healthy ka pa, na nai-enjoy mo pa, di ba, na may magagawa ka pa na meaningful sa buhay mo, na makakapagbigay ka pa, di ba, ng magandang advocacy, na may maiiwanan kang legacy for your family and your loved ones. And ito po yung meron tayo ngayon dito sa I Am Worldwide. Salamat dahil meron tayo. Diba? So I would just like to say na thank you Lord for the gift of life. Thank you for the amazing pure organic barley and for our amazing company po yung I Am Worldwide. And to God be all the glory. So marami pong salamat for this opportunity. And once again, my name is Genevieve Capulsa and I Am Worldwide. Thank you, Mentor Sai. Ayan. Thank you so much, Mentor Genevieve. Sa iyong nakaka-inspire na journey. At hindi lang sa iyo, hindi lang sa personal na testimony po ninyo, kundi sa lahat din ng mga natulungan na sharean mo because of your life, because of your own testimony ng ating barley. Super nakaka-amaze kasi ayan yung priceless eh. Tama, yung priceless na alam mo yung makakatulong ka din sa iba na yung buhay mo yung ano ginamit para mabigyan din ng pag-asa yung ibang tao. And mahirap talaga magkasakit. Totoo 'yon. Alam mo yung mapagod ka na sa trabaho mo, magsipag ka na sa trabaho mo, huwag ka lang talagang magkasakit. Sino po dito ang agree
na mas gusto mong humataw, mas gusto mong magtrabaho, mas gusto mong mag-work sa labas kesa magkasakit. There are a lot of people na lumalaban, nasa hospital, lumalaban para sa life nila. Do you agree? Maybe you can be an agent of hope sa mga taong yun. Hindi natin alam, connection mo pala, hindi natin alam, kaibigan mo pala, kapamilya, or kapitbahay, katrabaho dati. Ang dami. Do you agree? Kaya continue sharing of hope talaga sa kahit sino. And anyway, ang ganda ng message mo, pinaka-last message moments. Sabi nga, naalala ko, we are not, the goal is not to live forever. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Hindi naman lahat yung flesh natin, hindi naman forever dito sa mundo. Makukuni naman talaga tayo ni Lord. But the goal is to create that will last forever. And that is your legacy, yung maiiwan natin. Alam mo yun, yung kahit simple lang, no? Simple na pag-asa na maibibigay natin sa ibang tao. So, meron tayong question dito. Okay lang ba mag-question ng about mag-cue? Anyway, ito yung question. During your chemotherapy, kasi parang yung sa list of questions na meron tayo, parang nasagot mo na sa sharing ninyo. So, eto lang, meron lang tayong konti lang naman na katanungan. During your chemo, ilang sachet yung ininom mo? At ilang beses sa isang araw? Ayun, sa akin po kasi, nasabihan po ako before na talagang 3 sachet daw po everyday. So, yun po yung ginagawa natin, 1 in the morning, 1 in the afternoon, and 1 in the evening. Pero later on po, na-realize ko na mas maganda kung mas maraming dosage po ng barley yung iti-take kasi wala nga siyang overdose. So, depende rin sa inyo kung ano yung pakiramdam nyo. But at present time po, ang ginagawa ko, 3 sachet in the morning and 3 sachet in the evening. So, pwedeng all at once, 3 sachets sa isang inuman. And then after nun, inuman mo agad, syempre, follow up ng water. So, kailangan yun para ma-prevent po yung possibility. Baka lang, although hindi naman nangyari sa akin yung constipation. Ayan, so ganun po siya. Okay, thank you, mentor. Yes, kasi maraming mga nagtatanong din talaga about that, kung ilang sachet yung iinumin dapat. So, that means na itong amazing isang sachets, itong amazing barley natin, is 100% organic. So, eto ay walang overdose. Hindi siya kagaya ng gamot. Right? So, pwedeng-pwede kang uminom ng 3 sachets sa isang inuman. O kung, alam mo, naalala ko, nung nagka-dengue kasi ako, bumaba yung platelet ko. So, nag-chill, ganyan. Nag-double dose lang din ako. Tapos, every 2 hours yung inom ko. Ang ganda lang kasi sent home lang din ako ng doktor. Ako pa nga nag-drive papunta sa hospital. May lagnat po ako, ganyan. Tapos, na-discover nila na, yun nga, may dengue na pala ako. Pero sent home lang ako. Then every single day, pinapacheck, kailangan akong mag-follow up kasi iti-check nila yung platelet ko. So, 5 days yon hanggang sa yung rashes bumaba sa paa. Tas yung lagnat, paracetamol yung lagnat nun. And then, okay na siya. Tapos sabay ng barley, 2 sachets kada inuman, tapos every 2 hours, pag nakalimutan, every 4 hours. Tas 5 days lang siya. In all fairness talaga, no? Nakaka-amaze talaga ang barley. Itong amazing barley natin from Australia kasi 100% organic. Wow! Okay, next question. Nung na-COVID ka din, grabe, pinakyaw. Pareho tayo, nagka-COVID din ako, pati yung buong family namin. Nung nagka-COVID ka, ganun din ba yung ininom mo na barley sachet? Yes, mens, opo. Tapos, uminom din po ako ng Immunergy. Ayan, 1 Immunergy. Nakatulong siya ng malaki. Yes. Kasi sabi ng iba, yung mga nauna po kasi sa akin ng mga tinamaan din ng COVID, so combination daw ng barley and Immunergy. So yun din po yung ginawa natin. Ayan. Okay. Wow, nakaka-amaze. Kasi may COVID pa rin talaga eh. Hanggang ngayon, meron pa rin, di ba? Meron pa rin tayong mga kilala na nagka-COVID. Every time na makaka-receive ako ng ganyan na balita, ini-introduce ko talaga yung barley. Try amazing barley to boost your immune system.
Wala namang mawawala. And ito pala, another question. Nasabihan ka ba na ay ayoko na lang, ayoko niyan kasi mahal? How do you respond kapag ganyan? Mahal kasi yung barley niyo, ganyan. Ano yun? Totoo po, marami po talaga nagsasabi na mahal. Ano? Ang sinasabi ko po sa kanila, mahal ko rin po kasi yung buhay ko. So, how do you value your life? Kung tingin mo importante yung buhay mo, di ba? So, kahit gano'n siya kamahal, ibibigay mo lahat. Pero kung tingin mo hindi importante yung buhay mo, doon ka sa mamurahin kasi mura lang yung buhay mo. So, how do you take your life? Is it precious or not? Sa akin po, mahal ko yung buhay ko, kaya kahit gano'n siya kamahal. Pero hindi eh, pag inisip mo kung mahal or hindi, in reality po, para sa akin, na-compare ko kasi nag-juicing po ako before eh. Trinay ko din yun kasi marami sa akin nag-advise ng mga cancer patient, nag-juicing daw sila and all. So nag-juicing po ako. Kinumpare ko yung price ng mga, hindi pa nga organic yung binili ko ng fruits and vegetables eh. Pero in total po, mas mahal pa nga yung nagastos ko sa pag-juicing na hindi naman organic at mas matrabaho pa siyang gawin. Pero ang daming abala nun bago ka mo makuha yung juice, di ba, juicing and all, ganyan. Eh yung barley, lahin mo na lang eh. Pag kinumpare mo kahit nga SRP, mas mura pa din siya kaysa dyan sa juicing. Eh pero kung member ka pa, di ba, even ano, mas cheaper pa talaga siya. Kasi ibang tao, iniisip nila yung presyo, hindi pa nila nakikita kasi yung makukuha mo in return, di ba, doon sa price na binabayaran nila. And ano, kahit naman po sa normal, di ba, na understanding, lahat naman po ng effective na bagay o magandang bagay, kahit hindi naman sa produkto, di ba, sa mga school and everything, di ba, mas magandang credibility, mas effective, mas mataas yung standard, mas mahal po talaga. Kasi yun talaga yung batayan ng buhay natin, di ba? Pag maganda, mas expensive. Pag hindi maganda, dahil wala ka nakukuhang nutrients or hindi maganda yung ano niya, yung standard niya, syempre mas mura. Wala kang karapatang magtaas ng presyo. Pero knowing I am worldwide, for the past, since nag-join po ako of 2019, wala pa nga nagtaas yun. Lahat po ngayon nagtaas na. Yes, ko sa gas po, sa bilihin. Si I am worldwide po, sobrang generous po ng company. Hindi po siya nagtaas ng price ng mga products, ng packages po natin. Still the same, 3 years ago na nag-join po ako. I don't know back before ano noong 2019, pero sobra po, sabi ko nga dun sa iba, nako po, wala na po tayong karapatang magreklamo kasi yung company sobrang galante po na never pong nagtaas for a very long time. Ayan po. Oh, totoo 'yan. Agree ako diyan, Mentor Jen. Sa totoo lang, ang dami nang nagtaas, mga gas, pati yung ano, garlic or sibuyas. Lahat na ng bilihin nagtaas, pero hindi nagtaas yung mga products natin. And yes, ang galing. Bongga yun. How do you value your life? Kaya, meron akong kausap recently lang din, Mentor Jen, about dun sa presyohan ng ating amazing barley. Totoo yun. Actually, mas makakamura ka pa nga pag nag-amazing barley ka eh. Kesa sa, lalong-lalo na dito sa hindi ko lang alam dyan sa Canada banda, pero dito, bandang US, marami kang, kunyari, bibili ka ng vitamin C, bibili ka ng iron, bibili ka ng omega-3, maraming mga vitamins, vitamin E, tapos isa-isa yan. So, kung bibilhin mo siya isa-isa, ang dami, mas mapapamahal ka pa. E eto, one sachet, all-in-one, 68 micronutrients. I also realize, actually, matagal naman na. Gusto ko lang ulitin ngayon. Mas makakatipid ka dito sa Amazing Pure Organic Barley. So, kapag ka mahal, I don't think so na mahal yung ating amazing barley compared doon sa value na makukuha natin dito sa barley na to. Diba? Thank you, Lord. Thank you dahil may I Am Worldwide. Amazing barley tayo. Thank you, Tita Ton. Kasi she's the first person who brought the barley in the Philippines. And is it? Yes, correct. Oh, sabi nga ni Mentor Maricor, always pointing about the price ng amazing barley natin. Oh, di ba? So, anyway, eto naman. Paano pagka kumuha na sa'yo ng barley? Kasi ang galing lang kasi napagaling ka na, okay ka na. That was 2019, nag-chemotherapy ka, 12 sessions dapat na chemo, nag-radiation ka, mens, di ba? Or hindi na? Actually, mens,
nag-graduation ako nung after ko po mag-schooling and magbumalik sa work, doon ko na-realize na hindi ko pala pwedeng abusuhin yung katawan ko na technically cancer patient. Kasi ganun eh, no? Lalo na yung iba kahit cancer-free na, akala nila meron na silang karapatan na bumalik sa normal sa life nila before na pwede mo nang katawin, di ba? Abusuhin yung katawan mo, mas stress and everything. Pero doon po yung nagiging, nagkakaroon ng mas matindi pa pala, di ba? Pwedeng bumalik, magkaroon ka ng ibang klase ng cancer dahil naging very complacent ka na abusuhin yung katawan mo. So. Mm-hmm. So kailangan hanggang ngayon continuous ka pa rin sa pagtitake ng Amazing Barley. So 2019, 2020, 2021, 2022. So 3 years. Sabi nga ni Tita Ton na according to her, according to research as well, ang cancer ay pwede siyang mag-reoccur after 3 years. Pag nalagpasan mo yan after 5 years. Pag nalagpasan mo yan after 7th year. Pag nalagpasan after 10th or 11th. And so kailangan talaga pangalagaan natin, no, ang ating kalusugan. So thank God kasi at least natulungan ka ng Amazing Pure Organic Barley natin at marami pa tayong matulungan na ibang tao. Hindi naman big C lahat. May mga other na mga sakit. Ang dami-daming mga testimonies. So okay, meron akong naisip na comments. Sa mga taong bumibili po sa inyo ng barley, do you offer the package, yung package na, magpackage na lang sila or bili-bili na lang sila sa'yo? Kung package, bakit? Why and or why not? Ayan, usually po mens ang tinatanong ko ano kung sino yung may concern sa family kasi or kung na-try na nila yung barley before or hindi pa. Kung hindi pa na-try kasi normally ang gusto nilang malaman muna is kung effective, 'di ba? Kasi nandun pa yung doubt. So kukuha pa yan muna ng konting box of barley, 'di ba? Kung halimbawa mag-isa lang. Pero kung entire family, syempre, ino-offer ko na kaagad yung package kasi makaka-discount. Pero kung isang tao lang yung gagamit tapos gusto pa lang nilang ma-try. So okay po, sige, i-try niyo po. Pero upon the time na mag-reorder na yan, sabihin, okay sa kanya yung product, nag-work sa kanya, that's the time na talagang dapat, it's very advisable na i-refer mo na sa mga package na meron si IM. Ayun. Kasi iniisip ko po, never po talaga nangyari sa akin na continuous na pinapareorder ko lang. Kasi syempre iniisip natin lagi kung paano makakatulong sa ibang tao na makatipid talaga sila, di ba? Dahil malaking discount po natin sa mga packages natin with IM. And syempre, hindi lang naman sa capacity nila kung makaka-afford ba sila ng executive or yung associate package sila. Kasi you will never know naman, di ba? So ilalatag mo pa rin sa kanila lahat ng klase ng package na meron tayo. Kasi in the end, it's their decision naman kung makita nila na maganda pala talaga yung opportunity na meron. Kasi ganun yung iba, no? Katulad ko po, wala naman akong capacity before na kumuha ng Jade package. Kasi ang late lang po na sinasahod ko sa Tim Hortons. No, nag-stop work nga po ako. Wala naman akong savings. So talagang magagawa mo lang talaga siya ng paraan, 'di ba? Yung tao na nag-invite sa iyo, pwede mo naman kausapin on how you can settle po na makakuha ng package na gusto mo talaga, hindi yung kaya mo right now. Kasi baka yung kaya mo right now, hindi yung pala yung maganda para sa iyo in the future. So marami na po nangyari na ganyan na nag-start ng associate hanggang after a while, 'di ba? Hindi katagalan talagang kumuha ng Jade package dahil yun pala talaga yung maganda. Nakita talaga nila kung ano yung may offer, 'di ba? Income opportunity. Ayun po. Thank you, Mentor Jen. Kaya ako siya natanong kasi napansin ko there are a lot of members, distributors na nagtatag sila nang hindi pa member ng IM Worldwide. So in case inooferan po tayo ng packages, might as well, yes, try nyo na yung packages ni IM Worldwide kasi para at least mas makakatipid kayo kasi 50% discount na on your next purchase. Tama? Yes. At yung mga members mo naman ay talagang pure user lang, okay lang naman din po yun. Yung pagtawid from being a user to being a networker po talaga, it will probably take time pero kailangan sa kanila kasi magkaroon ng realization. Hindi mo siya pwedeng ipilit, ano? Makikita po nila yun. Ayan. Siyempre, sa journey nila with IM Worldwide, gaya po natin, it took me how long, di ba, from being a user bago po ako naging distributor. It took me almost 2 years, di ba po? So, just let's have faith. Ang ganda ng
ang product natin, and definitely darating yung opportunity sa buhay niya na meron at meron siyang magtatanong sa kanya, especially kung lagi ka nagpo-post. Alam niyo po ganun eh, no? Yung time na before, parang ipinipilit mo lang lagi doon sa mga kakilala mo, yung product, di ba, yung opportunity. Tapos darating yung time na, ibigay mo, after 6 months, after a year, di ba? Basta wag ka lang mag-quit na sila na mismo yung automatic na lalapit sa'yo at magtatanong sa'yo na before, kapag siniran mo thumbs up lang, scene zone lang, no? Pero magugulat ka na lang na mag-i-inquire na sila sa'yo. So marami naman tao po talaga na pwede mo pang ma-share, no? So focus ka na lang talaga dun sa mga, sa iba pa, di ba, na makaka-appreciate at gusto yung business opportunity na meron si IM. Ayan. Ayan. Thank you so much, Mentor Jen. This is Thursday, Testimonial Thursday segment. Dito namin pinag-uusapan yung mga testimony namin sa dahil sa flagship product namin na Amazing Pure Organic Barley. So, napakaganda ng segment na to kasi hindi kasi natin alam kung kailan at saka sino ang makakapanood ng ano na to, ng segment na to, 'di ba? At makakapagbigay tayo ng pag-asa sa ibang tao. Okay. Actually, meron pang isang question dito, Mints. Paano niyo po na-motivate yung anak niyo na mag-business partner? Ayan, opo. Saktong-sakto yung tanong. Nga naman. Noong una, akala ko din talaga, sabi ko, baka hindi appropriate para sa batang edad, ano, 10 years old. Kasi po, pag mga bata, syempre mahilig sa mga toys pa, di ba? Diyan sa mga games, ganyan. Before, ang practice niya, lagi lang hihingi sa amin yan. So, pambili ng mga toys niya, 'di ba, ng mga games niya. Pero dumating po sa point na nagkaroon ako ng realization na gawing reward system. So sabi ko, sige ganito. Pagka mag-present po siya sa IM kapag meron siyang presentation, so binibigyan ko po siya ng allowance niya. And alam niyo po yung nakaganda doon sa reward na allowance, natuto siyang humawak ng pera niya kapag may mga gusto siyang gawin. So sinasabi ko sa kanya na, gusto mong bilhin yung ganyan, you have your money of your own. Pero doon niya na-appreciate na, hindi pala kumbaga pinaghirapan niya kasi yung pera na ayaw niyang basta-basta bitawan lang kung hindi lang importante yung isang bagay. So hindi lang dun sa part na kumita siya ng pera, na value yun niya, di ba? Yung pera, kung paano niya kinita. So, nag-effort siya, di ba, na mag-present para magkaroon siya ng ganong klase ng income, di ba? Kahit mo sabihin mo maliit, kahit mo sabihin mo $10 lang yan or what ba. Pero, I mean, nagkaroon siya na experience niya kung paano humawak ng pera. So, she will, magagamit niya yung ganitong klase ng sa buhay na hanggang paglaki niya, 'di ba? Matututo na siyang humawak at gamitin ng tama yung money na kinita niya dahil pinaghirapan na niya. So, yun, reward system po talaga. Kasi yung mga bata naman, kahit yung mga simple lang, hindi naman siguro kailangan na pera. Baka yung iba may matindi talaga silang gustong bilhin, 'di ba? Para sa sarili nila, kahit pa toys 'yan or books pa 'yan or kung pumunta kung saan lugar, 'di ba? So bigyan niyo po ng reward. So, encourage niyo na ganito kapag lumabas sila sa comfort zone, 'di ba? Ayan, nag-volunteer sila na ganyan. Kahit hindi naman yung buong IBP presentation, pwede naman mag-start lang yan sa hosting, sa sharing, diba? Tapos product presentation, business presentation, hanggang sa bandang huli. Darating yan sa point na kahit hindi mo nabigyan ng reward bandang huli kapag confident na sila na ginagawa. Alam niyo pa, dumating yun sa point na dati, naiyak ako doon sa anak ko kasi may IBP presentation siya. Nilalagnat siya. Ayun, so sabi ko sa kanya, anak, it's okay, si mommy na lang ang magpe-present for you. They will understand. Alam niyo po yung sabi ng anak ko, no mommy, I can still do it. Parang inisip ko na, wow, at a very young age, ang professional na ng bata, di ba? Kasi alam niya na may ganun siyang klase ng responsibility. So since kaya naman niya, talagang tinuloy pa rin yung presentation. Nakakatawa lang po, no? You will be amazed kung gaano ka-responsable pwedeng maging yung mga bata, di ba? Kahit sa murang edad. Yan. Thank you, Mentor Jen. Dahil sa reward system, iba talaga pag mga bata, no? Reward system, masaya na sila kahit maliit nga na bagay. Okay, thank you. I hope na nasagot po ni Mentor Jen ang katanungan mo, Mentor Jomar. And ito, last question. Extend muna natin ng kaunti kasi parang, kailangan natin sagutin to. Okay. Sabi po ni Mentor Ellen Adaya, a friend of mine has TNBC or triple negative breast cancer and she is not taking any medications as maintenance unlike others because there are no receptors. Has there been any testimony about TNBC
or triple negative breast cancer. Nang dahil dyan, i-google ko siya, ENBC, breast cancer. So, men, are you familiar with this? Triple negative breast cancer is a kind of breast cancer that does not have any of the receptors that are commonly found in breast cancer. One is a protein called human epidermal growth factor. So, paano natin sagutin siya? Actually, ngayon ka lang din po yan na-encounter yung term na yan. Ano? Tinitingnan ka lang din po sa Google ko ano ba yung nag-cause niya. Ayan. Nag-mutate, ano, genetic mutation daw po, ano, ayan. What is the survival rate of triple negative breast cancer? In general, about 91% of all women with triple negative breast cancer are still alive 5 years after diagnosis. If the cancer has spread to the lymph nodes near the breast regional, the 5-year relative survival rate is about 65%. If the cancer has spread to distant places, the 5-year relative survival rate is 12%. So, kailangan nyo na talaga din pumunta sa doctor. And then, at the same time, para at least klaro. And then, subukan nyo na yung amazing pure organic barley natin at the same time. Right? Mm-hmm. Diba, mens? Yes po. And yung sabi po dito, yung first 3 stage, stage 1 to 3, is curable naman. Ayan, ganun po talaga. Kapag stage 4 po talaga kasi parang chronic disease na siya na non-curable, gaya po nung sa atin, na sinasabi talaga na lifetime treatment. Oo nga po. Ayan, pero good news po, ayan, highly curable po itong ayan, TNBC, triple negative breast cancer. Opo, tamang-tama po yung product natin na gamitin, ano? Kasi wala naman pong ano eh. Actually, kahit mag-treatment or wala, it doesn't matter. With treatment or non-treatment, actually, mas maganda kung may treatment, di ba? Kasi ang laking part yung, ano, yung role ni barley dahil nag-remove ng mga toxins na dala po ng mga treatment na meron tayo. Kaya kahit po ako, nagkaroon ng maraming mga, mga pinagdadaanan ng mga treatments and all, nagkakaroon ako ng peace of mind because I know na hindi po magkakaroon yun ng negative impact sa kidney ko, diba, sa liver, kasi yung usual na tinatamaan eh, kasi meron nga pong ganitong klase ng supplement tayong tinitake. So yung mga natatakot pa dyan na baka daw yung iba kasi sinasabi na magtitake na ng barley after ng maintenance, ang tanong po sabang sinabi may maintenance na kayo kasi lifetime na po yan, so ibig sabihin kailan pa kayo magtitake ng barley, diba po, pagka wala na po kayo. So mas maganda habang nagme-maintenance talaga magtake na ng barley, ayan, kasi makakatulong po yan para kontrahin ang laking part ni barley. Alam niyo po, lalo na nang tinamaan ako ng COVID, parang dumating pa nga ako sa point na parang sinasabi ko, nakakaawa naman si barley, ang dami ng ano sa buhay ko, ang dami na niyang role sa buhay ko, diba, may cancer na siyang tinutulungan, diba, may nilalabanan, meron pa siyang COVID na nilalabanan. So minsan iisipin mo na lang talaga na magiging very thankful ka talaga, no? Yung iba kasi parang inaano pa nila na paano ba, talagang effective ba yung barley na yan? Pero sa amin po, na matagal na nagtitake at marami pong mga pinagdaanan po ng mga nakaramdaman, talagang ang laki po ng role na piniplay po, na part po ni barley para sa aming health. Ayun. So ma-appreciate mo talaga siya. Yes. So start drinking amazing barley para din kasi sa mag-check ka sa doctor, para din siya sa peace of mind ng isang tao, 'di ba, mens? Parang magkakaroon ka ng peace of mind na ito pala yung condition mo. Ito pala yung condition mo at the moment. And then at least alam mo na din kung ano yung next na step na gagawin mo. Actually, agree ako dyan. Kasi napaka-amazing talaga ng barley. Naalala ko, sabi ni Tita Maritoni Fernandez, meron daw siyang maintenance na tamoxifen after radiation. And then, nag-chemo siya, then radiation. So, may maintenance siya. Ang tamoxifen na yon, it will affect dun sa... Affect ba? Oo. Dun sa kanyang ovary. So, maapektuhan ng kanyang ovary, maging abnormal, hindi na siya magkaka-baby. Yan yung side effect. So, ngayon, ang ginawa ni Tita, hindi niya ininom yung tamoxifen. It's your choice sa mga nagkaka-breast cancer. It's your choice to drink your maintenance. Pero si Tita, barley lang talaga yung ininom niya continuously, religiously.
At alam mo, after 3 years drinking the barley regularly, bumalik po yung sistema niya sa katawan na ang sabi ng doktor sa kanya, hindi na siya magka-baby, naging normal na ang kanyang system sa katawan at nagka-baby pa siya ulit. So, coming from other testimonies ng ibang tao, you know, ito'y ang pwede ding mabigyan natin ng basis na, oh, nangyari nga sa kanya, di ba? So, why not? At saka maganda din talaga ang Amazing Barley para sa lahat. Hindi man siya agad-agad, kung feeling mo hindi siya agad-agad nag-i-effect, possible yan, meron pang inaayos. Agad-agad, may ibang inaayos ang Amazing Barley natin. Para kasi yung mga, kumbaga, good cells, may mga, alam mo yun, mag-uusap-usap yan sila sa katawan natin eh. Pagpasok na Amazing Barley, yung enzymes, nag-uusap-usap yan sila, ay, eto, wrong to, kailangan nating ayusin. May mga ganun-ganun yan sila. Diba? So, baka mamaya, kunyari, may goiter ka, hindi agad-agad, goiter ang tinama, kinoret ni Barley. Baka ang kinoret muna ni Barley, yung high blood mo, yung sugar mo. So, hindi agad-agad. But you know what? Meron akong testimony. Sobrang laki ng ano niya dito, goiter niya. 15 years yung dala-dala yun. Alam mo ba, 11 boxes ng barley natin ang ininom niya. Talagang nag-flatten. Nag-flatten talaga siya. Sobrang amazing talaga. Thank you, Lord. At of course, kailangan natin na ikaw ba naniniwala na dahil sa prayer din, malakas? Yung paniniwala mo, yung prayer mo, paniniwala mo, faith mo kay Lord na, Lord, you will heal me. Barley lang talaga yung ginamit niya. No, ako naniniwala ako dyan. Kasi kahit inom ka ng inom ng barley, di ka naman naniniwala kay Lord na i-heal ka. Hindi talaga mangyari yun. Do you agree? I agree, man. Tama po talaga yan. It reminded me po, ano yung sinabi ng isang partner ko, yung isang core leader namin. Sabi niya, pag ininom daw niya po si barley, ang ginagawa niya, nagdadasal daw po siya. So she utters a prayer before she drinks barley. Kasi it's all about faith din po. Eh, no? Kahit na gano'ng kaganda yung isang iinumin mo, di ba, isang bagay. Kung yung mindset mo negative, kung yung spirit mo is down, wala kang faith, di ba, nagagaling ka. So wala din pong mangyayari talaga. So it all contributes, di ba, dapat lahat talaga ng nagsasanib puwersa. Ayan, yung faith mo kay God, yung positivity ng mindset mo, at saka yung magandang product na tinitake mo. True. Thank you so much, Mentor Jen. Oo nga, sabi ni, sino nga yun? Prayer? Yun, na tumaas na yung ano. Ayan, Mentor Ems de la Cruz. Ayan, napaka-powerful din talaga ng prayer. So I think, manapakadami na nating nasagot na questions, Met. Wala to sa listahan. Thank you so much sa pagsagot ng bigla ang mga questions, Mentor Jen. Basta pag ako kasama mo, Mentor. Bigla ang questions talaga. Anyway, thank you sa lahat ng ating IM Worldwide Movers, sa lahat ng suporta po ninyo, lahat ng mga nag-queue dito, lahat ng nanunood worldwide. Thank you for supporting our Thursday Testimonial Thursday, kung saan sa ang sulok ng mundo nanunood ngayon, kahit anong oras, nandyan ka pa rin sumusuporta sa amin. Maraming salamat. Keep on sharing hope to everyone. Do you have any last message to our I Am Worldwide Movers, Mentor Jen? Ayan, so once again po, ano, you are so blessed kung nandito ka na kay I Am Worldwide. Kung wala ka pa po, sana ma-experience mo rin yung lahat ng benefits na experience po namin sa mga products, diba? And syempre yung opportunity, very life-changing po talaga. So thank you very much. Thank you, God. Thank you po sa buong I Am Worldwide, po sa lahat ng BOD, sa Dream Team Worldwide. Ayan po. So God bless everyone. Ayan, thank you so much. And again, this is your Diamond Mentor from Mindanao and USA, Mentor Saiza Esquadra Osborne. Thank you guys, and we are so proud to be part of our company, I Am Worldwide. Thank you everyone. God bless.